So yun mga kabrando, pauwi na ho tayo ngayon at rin nga ho, nagtatrapik-trapik pa din eh sa may U-turn slot ni Konsihala Tessa Ala. Yan. Kaliwa! Sticker bal, de sticker. Salah. Dini tayo. Yon. Ah, wow, sino kaya yun? Nagba-vlog din eh. Naka big bike. Ah, ang sarap siguro nga na naka big bike. Ay. Ah, sarap sumaka. Ay. Ay, sarap na big bike. Ilang. ZH2 yata rin. Ninja. 1,000. Ah. Nice. Ah, sarap siguro mag-ride pag karyan. Wow, wow, way. Ay, ay, ay. Yara. Wow. Ang ganda na tunog. Music in my ear talaga. Mga tunog ng gayang mga inline 4. Ayan ho, ay. Napakaganda. Buong buo tunog. The inline 4. Hindi siya tayo kita sa side mirror. Ilang ko po. Naangat ang makina. Yeah, huh? Naangat ang motor. Hindi na natin mahagad yun. Sa tuloy na yung magpatakbo eh. Wala mo'y dala. Yan o, mga brando recipe. Bagong panel gauge protector natin. 12. Abot pa kaya tayo? Abot. 8 7 6 5 4 3 2 1. Ina ko po. Abot, ba't gaya tumigil pa? Woo! Lagalangat tuloy. Lalo makahuli. Woo! Sikap! Nawala na yun. Naabutan natin, mga kabrando. Wow! Ayun! Abutan kaya natin. Iba talaga ang dating pagka naka-big bike ho eh. Ah, poging-pogi ka kahit kay hindi maganda lalaki. Poging-pogi ang dating mo din eh. Ayaw ko lapag sa trapikan mga kabran daw pag hindi natin tinaloy ang mga gayang digambyo eh. Siyempre oh, yeah. Siyempre pag sa traffic mga kabran daw nakakangalay ho ng siyempre pagpiga mo ng clutch tapos sa kambyo at saka sa preno gana lahat buong katawan mo. Pero pag dini ho pwedeng mga kamay mo na lang pagganahin mo dini tsaka diskarte eh. Yan naabutan na natin. Yan ah, abutan na natin. Yan, yan po. Abutan natin Aridini House sa traffic. Hindi ka makakalayo sa akin. Yan ah. Woohoo. Abot na. Mas mauna pa yata tayo din yung mga kabrando. Yan, ginibang-gibang na ang motor. Yan, pupuit lang kami din sa truck. Ay, napakaganda. Ang ganda sir. Sino kaya aray? Naka-chinelas, naka-short. Pero maporma ang helmet at saka ang motor. Inang! Dagos na eh. Wala makadagos. Yan! Ouch! Napakaganda ng tunog. Whoop, unahan na natin SC Ninja. Ninja ano kaya yun? Sabi ko na sa inyo eh mga kabrando, mauna ho tayo pagkagarning trapikan ng pag-uusapan. Pero pag kayo maluwag na kalsada ay ulilat ho tayo. Hindi tayo mauna, hindi yan. Pakita ka dyan signal light ang liit na pero ang gulong ay kasi lapad na na sa kutse. Yan singit singit din siya. Wow, wow, wi bakit naman na trapike
Ready na eh. Yeah, naipit siya. Oh. Yun, naipit. Patayon laang. Rent truck. Hindi pala. Kaya, kaya. Wag lang gagalaw. Ay, naku po. Ay, nakakatakot na eh. Wag lang gagalaw. Whoop. Tigil daw. Tayo naman ang gumalaw. Di na yun. Di na tayo dumaan. Yeah, para safe. Tayo ang gagalaw. Yun. Thank you. Kalampas na tayo, pero mamaya unahan pa rin tayo. Wala pa rin tayo nalit dyan ngayon. Patagay-taya tayo ulit. Nasaan na kaya? Nawala na. Dire-diretso na tayo mga brando. Woo! Mamaya gugulatin na lahat tayo ng big bunch. So mga kabrando, maiba nga pala natin hong usapan. Ma-share ko lang at may isang kabrando sa atin nagtatanong sa kanyang pipe dahil ang binili niya daw ho ay exhaust X6. Napakasingaw talaga ng pipe na iyan mga kabrando ko ho. Kahit pa nung ako ay nung ginagamit ko pa sa kay Baby Jet mga kabrando, nung si Baby Jet ikargado na, tinry ko hong gamitin yan. Sabi ko sa inyo, marami na ako nagamit na pipe kay Baby Jet, pero talaga nag-stick na tayo sa JBT. So yon, yung exhaust X6 ay napakapangit, napakasingaw ho. Sorry to say, hindi naman ho sa sinisiraan, pero yun lang ho ang base sa aking experience sa tambutsong iyan. Singaw ho talaga iyan. Mas maganda pa ho are, aring ating B-Max na are, dahil ho na top speed pa rin ho are. Natakbo pa ng mahigit 100. Kaya para sa akin ho, mas maganda aring ating pipe na B-Max kaysa ho sa X6, dahil ho alam niya yung R6 Exos R6 at saka X6 meron ho yung ano, pinaka silencer na nagpipigil ng pagbuga, parang ano yung strain yata yun. Oo, parang yung mga butas-butas na naroon sa may loob niya na pinipigilan dun ho sa may pinaka elbow ay doon ho nakalagay na pinipigil yung buga sa tambutso, kaya parang pigil din ang takbo mga kabrando. So yun, para maganda kung sakaling kargado man or kung hindi man, kung gusto mong mas magandang performance kaysa kay bumili ng panibagong tambutso, ay tanggalin mo. Alam yan ng mga mekaniko ho na tinatanggal dyan sa loob ng X6. Yun ho ang pinaka silencer niya mga kabrando. Patanggal nyo na lang ho sa inyong mekaniko. Parang gagrinderin lang, grinder na bilog, para ho matanggal yung welding doon ho sa may loob. Tatanggalin ho ng welding yun. Tatanggalin ho ng grinder na bilog. Yan, malapit lang naman ho yun sa may padulo, malapit sa pinagkakabitan ng canister. Matatanggal ho yun mga kabrando ho. Ayun ho, share ko lang sa mga hindi ho nakakaalam. Pagka natanggal nyo yun mga kabrando, baka mag-iiba ho ang takbo ng inyong motor, kahit ho stock or lalo na pagkakargado. Siyempre din naman ho sa ating B-Max naka ano ho siya. Kala ko dati meron siyang silencer kaya garnilangan tunog, kala ko napapaingay pa ho, pero hindi na pala, hindi na nabubuksan yung kanyang tip, hindi na natatanggal yung dulo, kaya nakapix na hong garnay, kaya garnilangan yung kanyang tunog. Kala ko napapaingay pa. Siguro papakustomize mo na lang, papabago mo kung gusto mong mapaingay ang iyong B-Max. Tsaka sanayin nyo na laging mainat or maunat ang kanyang mga kasukasuhan. Huwag nyo sanayin ng mabagal at takbo kung gusto nyo hong malaman ang performance ng inyong motor. Ayan, kagaya ho ng ating ginagawa lagi ng rat-rat, pauwi at papasok. Let's go! Woo! Nawala na. Nawala na ang Kawasaki.
rider na aray. Lambot naman ang shock noon. Patunga-tunga. Inang. Gubo naman. Tatay naman. Woohoo. Sorry ho. Pasensya na ho. Nagulat tuloy si tatay. Pasensya na ho tatay. Okay, at Ariyo, nandito na tayo sa Tagaytay Market. At tayo kakaliwa na ho uli doon sa dulo. Hindi ho tayo kumakanan din eh. Isang beses lang ho ko yata dumaan doon sa may aming iyon. Doon ho sa may crossing, doon sa kabila mga kabrando, sa may police station, yung palusong ho doon. Ayun ho ay mas malapit sa amin. Ang problema, tatakbuhin ko mula din eh hanggang doon. At saka yung tanyang mga zigzag road na palusong ho ay matagal, kaya hindi ho ako doon dumaan. Ay lalo pa pagkagarning ginagap, ay inako pa, ay nakakatakot ho doon, kaya ako hindi nadaan doon. Kaya lagi din ho tayo nadaan sa may palusong sa sungay. Ay kaganda ng puwit na ring kutsing aray, parang angular na nabibili yung gahong bakal, yan ho. Ang ganda ng pagkakadesign. Okay, overtime! Yan na! Yan na! Obstacle there! Huwag na tayo overtake. Yan lang. Babain na ho ang makina na rin. Na rin po lang kutsing aray. Maasol na hong usok eh. Ibig sabihin, nangangain na ho yun ang langis. Pagka sa makina. Basta ho, asol na ang usok, tas mabaho. Yan. Nangangain na ho ng langis. It's either piston ring or ambor. Gabok nang ay kabrandong aray nakakakuhan ang ingin ng tambutso eh nang lagong lung na ay pagkasa amin yan na huli. Lagong lung na ang click ni kabrando ay bago pa. Pare, bukas iluluto mo. Iluluto mo bukas. Ha? Anong oras ka pupunta? Alas 3. Ya, alas 3. Hapong-hapon na yun. Umaga. Umaga ka luluto eh. Oo, para ya, para malambot na malambot na. Ha? Anyway mga kabrando, ganda nyo na lang ho. Maraming maraming salamat sa panunod, sa pakikinig. Like, comment, share, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Siyempre alam nyo na yan. Jack Maros, Beat on the House, mga kabrando. Hanggang sa muli nating update. At rat-ratan. Neng. Ideal. And peace. Yoski-doski.